Ayan, magandang umaga sa atin mga sir. Welcome back uli, Autorad Automotive. Ngayon, may tuturo ako kung paano i-adjust yung ating mga motor, yung idle niya kung tawagin, or RPM. Ito applicable to sa mga sasakyan na walang RPM gauge kagaya ng motor na mga luma. Yung mga luma kasing motor, walang ano yan eh, walang RPM gauge yan. Yung mga bago ngayon, mayroon na yung mga AFI na tinatawag, mayroon ng mga RPM gauge yan. Pero yung mga carb type, kadalasan dyan, wala siyang RPM. So, paano ba natin siya i-adjust yung RPM ng motor na walang gauge panel? So, dito mayroon ako yung tuturo sa inyo na basic lang gamit ang multimeter tester na mayroong settings para sa frequency. So dito mayroon akong ginawang diagram, kumbaga pattern niya to kung saan iko-connect yung multimeter tester. So kunwari ito yung ano natin, ito yung CDI na sinusuplayan ng 12 volts, yung may trigger galing to sa pickup ng ano ng magneto. Yung coil natin, yung DMM natin, yung digital multimeter tester. So, isiset lang natin siya ng sa hertz, yung sa frequency niya. Sa frequency niya, ayan. Tapos, yung positive lead niya, i-connect doon sa positive battery. Yung negative lead naman niya, i-connect doon sa negative side ng ignition coil. Ayan, paano ba natin makukuha naman yung settings para dito sa ano sa frequency natin or hertz na tinatawag pagdating dun sa RPM niya? So, sa ano kasi sa computation ng RPM, yung tinatawag na revolution per minute, merong computation po dyan. So, halimbawa meron kang 1 revolution per minute. So, 1 revolution per minute divided by 60, ang lalabas dyan po ay 0.01 Hz. So, katulad nito, 1 revolution per minute divided by 60 equals 0.01 Hz. So, kung paano naman kunin yung ano natin, RPM, settings ng RPM natin, 800 RPM, 900 RPM, or 1000 RPM. So, di-divide din po natin siya ng by 60. So, dito kukunin ko lang dito, 800 divided by 60. So, lumabas po siya ng 13.3 Hz. Compute ulit natin. 800 RPM divided by 60. So, 13.3 Hz ang lumabas. So, dito kung makikita mo dito sa DMM natin, lumabas yung 13.3, 14 volt, 14 hertz, 15 hertz. So, ibig sabihin, nagre-range po siya ng 800, 900 to 1000 RPM. Ganun po yung pagkuha ng RPM or pag-adjust ng idle sa motor na walang RPM gauge. So, mamaya, i-actual ko po yung ano, pag-adjust ng RPM gamit po ito. So, ayan po, tara. Ito mga sir, ano, ipapakita ko sa inyo ng actual kung paano i-adjust yung motor na walang RPM gauge sa pamamagitan lang ng multimeter tester. So, dito nilagay ko na siya sa ano, sa frequency or hertz. Yung positive lead nakakonek doon sa positive. Yung negative lead naman nakakonek dito sa ignition coil. Ignition coil lang negative. So, dito, nagabang na ako ng screw para mapihit yung ano natin, yung idle screw na nasa loob. Ayun yung idle screw. So, tinanggal ko yung cover dito kasi medyo mahirap. Hindi siya kayang duhotin. At inangat ko rin itong ano natin, itong side cover. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-adjust ng RPM sa pamamagitan lang ng multimeter tester na mayroong frequency.
So, mayroon kasing nabibiling ano, multimeter tester na para sa RPM gauge talaga. May makikita ka dun sa multimeter tester na 1 cylinder, 4 cylinder, 6 cylinder, saka 8 cylinder. So dito basic lang itong ituturo ko sa inyo na pag-a-adjust ng idle or RPM sa pamagitan lang ng multimeter tester na mayroong frequency. O ayan mga bossing, ano, paandarin ko muna itong motor. Ayan, umandala na yung motor. So bago natin i-adjust yung RPM, gagawin muna natin dyan, i-warm up muna natin yung makina para umiinit. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa ano natin, sa multimeter tester, pumapalo siya ng 23 to 25 hertz. So ibig sabihin mataas yan, mga nasa 1300 to 1500 RPM yan. So ang gagawin ko ngayon dyan, i-adjust ko yung idle screw para bumaba. Kailangan maipasok lang natin yan sa 14 to 15, maximum of 16 hertz, para dun sa ano niya, sa idle niya na 800, 900 to 1000, maximum of 1000 RPM para sa idle niya. So ito nasa 22 to 23 hertz, ibig sabihin mga nasa 15 RPM yan to 1300 RPM. So pwede niyo rin tong ano, pwede niyo rin po siya i-apply sa sasakyan. Kalimbawa yung mga sasakyan na walang tachometer or RPM gauge, pwede nyo po siyang i-apply sa ano, pag-a-adjust ng RPM niya kung walang tachometer sa panel board. Ibaba ko lang to para makita natin ng actual. Lang ha, ayaw mamatay ng ilaw. Ayaw, wala ng ilaw yata. May ilaw pa rin. Ayaw, patay na. So ayan, 23 to 24 hertz. So i-adjust ko yung screw natin para mapihit yung idle screw. Bababaan natin siya ng 800 to 900, maximum 1000 RPM. So ayan, bumaba na siya, 19, 17 hertz. So kailangan natin dyan ay 15 to 16 hertz. Babaan pa natin. So mapapansin nyo rin yung makina, humihina yung tunog. So ayan, ibig sabihin mga nasa around ano na yan, 800 to 900 kasi 14 hertz na lang, 14 to 15 hertz. So ganun lang naman kadali mag-adjust ng RPM ng motor, na kung wala siyang RPM gauge dun sa panel. Kung mayroon kayong multimeter tester na mayroong frequency or hertz meter, pwede nyo rin itong i-apply sa mga kotse nyo kung wala siyang RPM gauge. Oh, ayan mga bossing, ano, kung mayroon kayong natutunan dito sa aking video na to, huwag kalimutang i-subscribe, i-click, at i-follow na rin po ang aking YouTube channel, Autorad Automotive Pole. Maraming salamat.